Kasi po sa amin, bilang po nasa puso namin, kung sino po yung tingin namin talaga na yun po yung magpapatuloy, yun lang po. Hindi po kami nakikinig na, oh, ito ine-endorso namin, ito hindi. Ang gusto lang po namin, kung siya po ang susuportahan namin, rekta po kami doon. Kay Pangulong Duterte bilang senador na lang, kung walang Presidente Duterte. Ay, Presidente Bongo. Kung dadating ba dito sa Bongo, pipigilan niyo ba siya? Ipapakita po namin yung suporta namin. Depende po eh. Sa akin po kasi personal, ang gusto ko po, ipakita yung suporta para hindi niya po ituloy. Hindi niya po ituloy yung pag-withdraw. Kasi po sa amin, bilang po nasa puso namin, kung sino po yung tingin namin talaga na yun po yung magpapatuloy, yun lang po. Hindi po kami nakikinig na, oh, ito ine-endorso namin, ito hindi. Ang gusto lang po namin, kung siya po ang susuportahan namin, rekta po kami doon. Kay Pangulong Duterte bilang senador na lang, kung walang Presidente Duterte. Ay, Presidente Bongo. Kung dadating ba dito sa Bongo, pipigilan niyo ba siya? Ipapakita po namin yung suporta namin. Depende po eh. Sa akin po kasi personal, ang gusto ko po, ipakita yung suporta para hindi niya po ituloy. Hindi niya po ituloy yung pag-withdraw. Personally po sa akin, nung nalaman ko talagang, ano po, iba yung pakiramdam ko. Kasi nung time na pagkagising ko po yun, nalaman ko eh. Sabi ko, oh, grabe, ang dami na nating sakripisyo, ang dami na nating ginawa. Bakit pa titigil? Hindi naman tayo makikinabang nito eh, taong bayan, mga Pilipino. Wala po kaming ginagawa para sa sarili namin. Ito po, yan, makikita nyo po, napakarami dito. Pero hiwa-hiwalay lang yan, nag-aantay lang po yan na dumating si Senator Bongo. Pero yan, pag dumating si Senator Bongo, magsasama-sama dito yan. So, yan po. Barricade ba kayo, sir, pag dumating siya? Sa akin po, yun po ang gusto ko. Pero sa kanila po, kung paano nila ipakita yung suporta nila, the best po, yung suporta lang siguro po, malaiintindihan ni Senator Bongo na siya ang pag-asa namin. Siya yung tutuloy ng pagbabago. Yan, so unti-unti na nag-gather dito ang mga supporters ni Senator Bongo sa harap po ng COMELEC dahil nga sa today ay inaasahan na dadating si Senator Bongo dito sa COMELEC para po sa kanyang withdrawal sa pagkapangulo. And sobrang dami na rin pong media na nag-aabang ngayon dito ngayong umaga. Ayan yung mga tarpaulin. No? Dami oh. Iba-iba. Bye-bye mga nakasulat. Bongo ang presidente namin, tuloy ang laban. Ayan, walang iwanan, tuloy ang laban. Bongo ang presidente ko. No to withdrawal, tuloy ang laban. Ayan, no? So, parang yung mga taga-suporta eh ayaw nilang matuloy yung withdrawal ni Senator Bongo sa pagka-pangulo. Ayan. Meron pa yung ibang mga tarpaulin andito sa baba, nakalatag po. So kanina, nagpahayag yung ano, yung isa sa mga taga-suporta nila. Yan, baka hindi na lang daw ano, bumoto na sa pagkapangulo kung sakaling hindi tumakbo si Senator Bongo. Yan, so matutuwa nga daw sila mamaya kung hindi magpakita si Senator Bongo dito. Ibig sabihin eh hindi matutuloy yung kanyang withdrawal. Ayan. Yan natin dito. Sigurado po ako na pag siya ang umupo kung anong ginagawa ni Presidente, yun din po ang gagawin niya. Ang tumulong sa taong bayan kasi yun po ang ambisyon niya eh, magsirbisyo. Ang isyo kasi dito may pagpatuloy yung pagbabagong nasimulan ni Pangulong Duterte. Ano po yung assurance ni ano ninyo para mapagpatuloy ni Kuya Bongo yung ano nasimulan ni Pangulong Duterte? Actually po wala na po tayong assurance pa eh. Ginagawa niya na po. May nagagawa na po siya. Ginagawa niya na po ito. Yun po, yun lang po yung maano ko sa ngayon. Salamat po.
Meron din doon oh sa loob. Naghihintay pa rin po kami. Nagtitipon-tipon ngayon yung mga taga-suporta dito ni Senator Bongo para ipahayag yung kanilang ano suporta na hindi matuloy yung kanyang withdrawal. Abangan natin mamaya. Kaganapan sa ito ng withdrawal ni Senator Bongo sa panahon ito sa oras na ito. Pero yung nangyayari ngayon ay nandito pa rin po yung mga supporters. Karamihan po ito. Ito po ay taga-Basito kung saan. Sabay-sabay. Mga nasunugan po sila na natulungan ni Senator Bongo. Nandito po sila upang supporta kay Senator Bongo. Ito po yan. Ito po. Ito mugtog na bagong lipunan. Isa sa mga natulungan ni Senator Bongo sa pagdating sa Sakuna. Ito mga nasunugan, halos mga Muslim po sila nasunugan ito. Ayan ko. Ganito po kasi yung nangyayari pag may natulungan ka, pag may kanampayan. We are simply here to show our support to our Senator Bongo. Whatever his decision, magsuporta kami, we will respect whatever his decision. Yun lang yun. Pero kung sakali mo na umato na siya kasi hindi po boto ng presidente, kayo po? What if, kung sino i-endorse ng ating mahal na Pangulo? Yun lang yung inaantay namin kung sino i-endorse ng mahal na Pangulo. Para kayong suportahan kung sino i-endorse? Endorse ni PRRD. Kahit sino yung kandidato na. Kung sino yung endorse niya? Kahit yung mga nakaraan niya ng binanatan na publicly na kandidato. As I've said, kung sino yung endorse ni PRRD, we're going to support. Pero kayo ma'am, anong nararamdaman yung aatala si Yesterday, masaya ako na monitoring kasi dumating si PRRD sa San Juan together with sumunod si Senator Bong. Nagulat na lang ako while monitoring biglang yun nga, nag-declare siya na he's going to withdraw. So sabi ko, syempre, normal reaction ng isang supporter. Honestly, napaiyak ako. For the reason na during the campaign period, sinasabi ng mga tao, strategy lang niya, yung pagbaba niya sa tao para tulungan ang mga biktima ng sunog. But we witness up to this day na binababaan niya lahat ng biktima ng nasunugan. Sinong senator sa ating bansa ang nakakagawa ng ginagawa niya ngayon? Only Senator Bong. At siya ang senator na nagbaba ng programa ng Malasakit Center. Ako po personally, ang daming lumapit sa akin, mga hindi ko kilala, yung mga nag-PM lang through Facebook. Tinatanong ko kung taga saan, and then sinasabi ko lang yung requirement, i-email. And then, yung office na ni Senator Bong, nire-replyan, lahat po ng inilalapit, lahat po ng kompleto ang documents, natutulungan. Napakaganda po ng mga nagawa ng ating mahal na Senator Bong, na pwede niya, kayang-kaya niyang gawin sa buong Pilipinas. Kaya, nandun po yung panghihinayang na if ever ito ay matuloy, kasi officially, hindi pa siya nakapag-withdraw. In-announce niya, but we don't know. As I've said earlier, whatever his decision, we will respect. Nandito lang kami, buong pusong susuporta sa kanya to simply show ng pasasalamat sa magagandang nagawa niya sa mamamayang Pilipino. Yun yun. Okay, thank you. Nandito po ako ngayon para sumuporta ko, ipakita ko kay President Senator Bongo na kami po ay namatayan. Bakit kami namatayan? Kasi nawalan po kami ng pag-asa. Kaya gusto po namin iparating sa kanya na pagayon. Ibig sabihin nun,
ipaglaban niya po kami mga mahihirap. Dahil kami po talaga ang mga totoong tao na tinutulungan niya na kailangan na yung sinasabi niya malasakit, ipagservisyo, kami po yung mga tao sinasabi niya na nasa laylayan. Kaya kami po nandito ngayon. Ma'am, kung sakali pong tutuloy na talaga siyang umatras, sino pong susuportahan niya? Hindi po kami politiko eh. So, hindi po namin kailangang sagutin yan dahil kami po ay nandito para kay President Senator Bongbong. Ma'am, ano po yung natulong ni Senator Bongbong sa inyo po? Marami po. Kasi po doon sa OFW kay Malik Darimbang, isa po tayo doon sa lumapit sa kanya kahit hindi po niya tayo kilala. Nakalapit po tayo sa kanya na 10 years po si Malik Darimbang na hindi nakauwi ng Pilipinas, natulungan niya po dahil walang koneksyon, hindi tayo kilala. Natulungan niya po, napauwi niya po noong December 5, 2020. Yung OFW? Yes po, at saka sa Malasakit Center. Kung alam niyo yung mga batang naduduktungan na kailangan ng operahan sa puso, natulungan din po kami dahil kasama din po kami sa Heart Warrior Philippines, INC Manila Chapter, na yung mga bata na kailangan ng mga guarantee letter na operahan dahil napakalaki ng halaga ng GL, maabot ng 1 million to ang pinakamababa is 500,000. Malaki po ang naitutulong po ni President Senator Bongo sa Malasakit Center. Ano yun po ma'am? Yung bill na yun wala pong binayaran? Zero balance po. Opo. Ilang ano, million yun ma'am? Umaabot po yan ng 1 million, pababa hanggang 500,000 po. Wala pong nabayaran? Yes po. Yan yung tinatawag po natin na GL. Na maraming bata po na doon po sa 3 million sa 149 Malasakit Center, sa 3 million na yon na mga natulungan, kasama po dyan ang Philippine Heart Warrior Incorporation Manila Chapter.